Guys, kape tayo. Alright. Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, it's Joyce, your master mindset. If you are new here, I want you to know that in this channel, you will find business and investment opportunities videos. So if you think that you're in the right channel, hit the subscribe button and the bell beside it so I can keep you updated every time I post another video. For today's video, yan, isa-share ko sa inyo is the guidelines on buying an existing business. So this question is from Sian Arcilia. So in-email niya ako. Hello Joyce, first of all, I want to introduce myself and yon. Fast forward natin. So pinapanood ako ng sister niya about the laundry business also. So me and my sister are planning to put up a laundry business and currently we are planning to buy an established laundry shop. And my question is, what's your take on this? And what are the things that we need to watch out for? And would you personally go for it? Alright, so I find this question really interesting. Kasi personally ako, ang dami ko rin nakikita na nagbebenta ng laundry shop. Alright? Kasi may group yung mga may-ari ng laundry. Tapos ang dami doon nagpo-post na selling their laundry shop. So I really want to make this video na rin. Thank you, Chan Arcilia, for seeking my advice. And even though I'm no expert on this one, but in the laundry, yan, I can answer everything. So maybe, yan, dun mo nakita yung credibility ko on answering this kind of question. This is really applicable sa lahat ng businesses, alright? You say buying an existing business, it's different from franchising, ha? Kasi when you buy an existing business, yan, so you can either change the name of that para ikaw na yung magtutuloy ng negosyo and existing na talaga siya. So the franchise naman is you're buying the system. So, ike-carry mo lahat, 'di ba? Yung system niya, yung pangalan niya. So that's the franchise. Right. So I want to give you first the pros and cons of buying an existing business para lang mas lumawak yung kaalaman natin, all right? When buying an existing business, what are the pros and cons? Number one pros, alright? So, when you're buying an existing business, ano yan eh? Business is operating from day one, alright? So, yung gawin na lang sa'yo ng nagbebenta, isasabihin niya sa'yo on how the process goes, alright? So, ang minsan, meron pang mga businesses na they have the operation manual, so they can give it to you, alright? Yun yung mga business na talagang systematized na, okay? So, number two na pros naman is, yan, may existing clients and people ka na. So, hindi ka na mahihirapan mag-market, and also, existing na rin yung mga employees mo or staff, okay? So, parang hindi ka na mahihirapan to look for staff, train, o yan. So, existing na siya. For the cons naman, so number one naman, you will inherit the good and the bad flaws of the business, alright? So, it's like, same goes with the franchising eh, diba? Kapag binili mo yung business na yon, so lahat ng feedback or kunwari, hindi maganda yung tingin sa kanya ng clients or ano naman, or yung minsan naman, maganda talaga yung reputation mo from the client. So, lahat yun may inherit mo. Like what happened in Mang Inasal. Kunwari, nung time na nagkaroon ng issue, alam nyo ba yun? Napanood nyo ba yun? Na, yung may buhok yata na pinost siya sa social media. So, it hurts the sales of Mang Inasal. And damay-damay lahat yan. So, lahat ng Mang Inasal na branches nagkaroon ng epekto sa sales nila. So, yun yung may inherit mo when you're buying a business. So, you really have to take a look on that, okay? So, number two naman is cultural baggage. So, yung kung paano magtrabaho yung mga tao niya dati, mahirap na siyang palitan. So, kumbaga, syempre, sa bawat workplace naman, may mga ano tayo eh, may mga sarili-sarili tayong sistema. So, parang kumbaga dito, if they have the existing system, mahirap na siyang palitan. And relationship with staffs, employees, yan. So, carry mo yon kapag madadala mo yon kapag bumili ka ng existing business. Those are the cons of buying an existing business. So, the reason why I'm telling this to you is for you to be able to know if
ready ka ba to buy an existing business or not, 'di ba? So those are just to balance yung ano mo eh. Kasi minsan kapag may nakita tayo na business na binebenta, and tingin mo na reasonable yung presyo, parang gusto mo nang i-grab agad. Would like to advise you na you really have to research on that and isipin mo kung ready ka na ba, okay? So, let's go to the when buying a business guidelines, alright? So, number one, you have to find out the reason why they are selling the business, okay? So, you really have to do your research on this. Kasi baka naman sabihin niya na magmamigrate ako, kaya ibinebenta ko yung business ko. So, hindi mo alam na there's a reason pala behind pa. Okay, so ano ba yung mga pwedeng reason? Either hindi na siya bumebenta, or yun nga, pangit yung reputation ng business niya, or nagkamali siya sa financial, baka marami siyang utang. So, you really have to take a look on that. Diba? Pwede mong gawin is to ask yung mga malapit dun sa pwesto, tanungin mo ano nangyari dito, ba't binibenta yung business na to. So, do your research, okay? So, number two naman, you have to make sure that you're buying the assets, not the business, okay? So, ganito siya eh, yung asset, ano ba yung mga asset pag laundry shop? The machine, okay? Machine, yung location, yan yung mga binibili mo eh, yung mga kung ano pang nasa laundry shop. Yung asset, yung tangible asset niya. Kuyot mo dyan is, gano'n nakatagal yung machine? Diba? Ano ba yung kunwari ang shelf life lang ng machine is 8 years, tapos nag-operate na pala siya ng 5 years. So, you only have 3. Diba? Depreciation ng machine yung kocomputin mo doon. Diba? May 3 years ka na lang for you to gain back yung capital na binili mo. Alright? So, you have to buy the assets. Okay? And also, kunwari, they have the stuff. Okay? I don't think na maganda na kunin mo rin yung stuff nila from dati. Kasi hindi mo alam eh. They are already expert on that business. Alam na nila yung mahirap na rin kasing baguhin yung carry over nila yon sa business mo. Kung medyo tatamad-tamad sila, ganun din mangyayari sa'yo. Kung hindi sila okay sa customer, ganun din gagawin nila sa business mo. So, I think you really have to start again. Look for another staff. Look for another supplier. Baka naman kasi, yun nga, may hindi maganda relationship with the supplier. So, those are the things na dapat tinitingnan mo. Okay? So, number three naman, you have to ask for the taxes and the payroll. Right? So, i-check mo who's handling the accounts. Okay? So, from there, you can ask, kunwari, minsan kasi kumukuha lang sila ng accountant para ayusan. You have the right to know that. Okay? Huwag kayong mahiyang magtanong. So, personally, you have to ask the accountant or someone who's handling the finances kung wala ba siyang utang, paano niya ginagawa yung payroll niya. Baka kasi may ano siya sa government. So, baka mamaya kasi sa'yo pa maiwan yung pagbabayad niyan. Okay? Baka ikaw pa magtuloy ng bayad niya. Pati negosyo niya, ikaw nagtuloy. Okay? And also, this is really important. You have to know if you can assume the rental lease or yung lease ng space. Okay? Kasi, baka mamaya kapag binili mo yung business na yon, the reason pala why they are selling kasi papaalisin na siya ng landlady or ng landlord nila. So, baka mamaya ang contract nila is 2 years na lang. So, check to the landlord or dun sa space if you can assume the lease. So, i-check mo din yun if gaano katagal pa yung kontrata nyo and kailan siya magtataas ng rent. Baka kasi mamaya pag-alis niya, taasan ka niya ng sobra-sobra ng rent, okay? So, kailangan mo yung alamin. Kailangan, kapag bibili ka ng business, you have to makipag-meeting ka sa mga yan, sa supplier, kung sa owner ng space, and yun. Kailangan alamin mo lahat yan, and sa accountant, okay? Number 5 naman, alamin mo kung yun nga, may utang, and may mga prepaid expenses pa. So, baka mamaya, the reason they are selling is hindi na nila
na mabayaran yung utang nila from other suppliers, or kaya minsan kasi yung mga supplier kasi may kontrata sila. Kunwari, if hindi mo nabuo yung 1 year, you have to pay for this one. Baka mamaya gusto mo nang magpalit ng supplier, so baka matali ka dun sa contract na yon. So yun, alamin mo din yon sa nagbebenta sa'yo ng business. So lastly, the most important one also, you ask for indemnity sa seller. Indemnity means security na walang hahabol sa'yo kahit anong mangyari, okay? So I think you can have or hire someone, a lawyer na pwedeng gumawa ng kasulatan sa inyo na kapag binili mo yung business, walang hahabol sa'yo or anything na hindi ka maapektuhan when may problem before you acquire the business. Okay, so yan. So those are the guidelines on how you can decide kung bibilhin mo ba yung existing business or hindi. So this one, it applies to all businesses. Kaya really very important to take note. And yun, thank you, Shan, for giving me an opportunity to give you my opinion regarding this one. Okay? So, ayan, that's all for today. And I hope I answer your question. So, sagot pa tayo ng ibang questions in the future. Kaya, if you find this really interesting or meron kayong natutunan, don't forget to hit like, share, and subscribe for more videos like this. Thank you for watching. See you. Bye.